second hand. So papalitan natin ng bago. Second hand. Ito yung seconds ng seco. Dahan-dahan lang. Ayo siya makuan. Ayo siya pumasok. Malit kasi yung ano niyan sa gitna, kaya hirap ilagay. Ito yung Seco 5 na military. Dahin. Ano ba? Hindi pa rin. Mahirap talaga siya ilagay pag ano. Ang ganito. Paikutin muna natin hanggang 12 o'clock. Baka masagin niya yung second yung minute hand. So check natin kung ano ba siya sa alignment nito. So okay na. Yung problema lang naman nito is yung second hand niya maluwang, so pinalitan natin. And kung successful ba siya. Oop, aabot. Uy, hindi. Thank you. So, ibalik na natin siya sa kanyang kaha. Ito yung kaha niya. Ito ay 7009. Malabo na rin yung kaha nito eh. Okay lang yan. So ano muna natin yung ano niya, 3 o'clock na ano niya. 3.18 yung ano na higpitan. So tinanggal ko lang ito yung polymer at saka ano niya, ratchet well. Ito pag tinatanggal to nito ng crown, itong crown na to dito yun eh. So ilagay natin yung crown. Pansin nyo may parang maliit dyan na ano, nakausli. Pagpihito natin yan paano na siya, lalak na siya. Pag ang pagtanggal naman nito 709, paano tanggalin ng crown, todo mo yung ano nyan nito. Yan, nakatodo na. So may nakausli dyan na maliit na parang ganito oh. Makikita ba yan, nakausli. Tutusukin mo lang yan para matanggal tong crown na to. Ilagay ko muna para matusok ko. Is lang na ano yung gagamitin ninyo para matanggal. Ta, medyo maano kasi sa ilaw eh. Hindi ko matansya sa ilaw. So, dito lang sa gilid yan. Pak. Oh, yan. Tanggal na siya. Yan lang. Oh, tanggal na to yung crown. So, yan lang yung pagtanggal ng crown na sisay ko para ma-access mo yung dial niya. Ibalik natin ulit. Kasi inilagay natin yung ratchet wheel niya. So, yung ratchet wheel niya. Ito yung ratchet wheel niya. Ikot.
Nahirapan ako nito. Ayan. Dahan-dahan lang kasi itong ano niya, napaka-sensitibo na to. Mahirap itong maputol. Tatanggalin mo lahat yung makina nito para ma-access mo itong ano nito. So, parang hindi masyadong ano yung ano ko. So, dahan-dahan para hindi maputol. Ayan, nakalagay na siya. Lagay na natin yung ratchet wheel niya. So, yun ang ratchet wheel niya. I-ano mo na. Plaster mo na yan. Ayan. Nakalagay na na yung dito at saka dito. Lagay natin yung bolt niya. So yung bolt niya, iba yung pag ano nito. Ayan. Yung bolt niya is counterclockwise yung paghigpit. Counterclockwise. Jumahin tayo sa ano dito. Ayan. Kung malabo yung mata nyo, kailangan nyo ng magnifying glass. Para mas madali yung pag-on niya. Ikutin mo lang. Ayan, naka-ready na ba? Ayan, check natin. Ikot. Ayan, nagkakarga na siya. Kahit saan may ikot-ikot yan, yung direction talaga nito is ano lang, clockwise. Ilagay natin yung oscillating balance nya. Ito yung pag may movement ka, ito yung nag-ano ng movement mo para mag-ano sa mag-wind sa kanyang mainspring. So, ayan na natin pa. Higpitan natin count clockwise yung paghigpit nito. Ayan. Ayan. So, pwede mo na suotin yan. So, kailangan walang maalikabok, walang alikabok sa room ninyo para hindi mapasukan yung mga ano nito, gear. Kasi, sensitive kasi yung gear niyan eh. Okay, ano na natin? Lagyan na natin yung takip niya. So, see-through yung takip niya. Ayan. This is a Seiko 7009. Movement niya yun. Siguro itong gear na to nasa 90s. So, okay na.